Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man kayo sulok ng mundo ay magingat kayo palagi. Mga kabayan, andito tayo sa Pasay Manila Bay Reclamation Project upang mag-update. Ito mga kabayan, mayroon na tayong natatanaw, hindi nga nakatulad dati na walang gumagalaw dito ng mga heavy equipment. Pero ngayon mga kabayan ay mag-operate na sila mga kabayan. Ayan o, mag-operate na yung mga back ko mga kabayan. At mayroon na rin tayong nakikita ng nagtatambak dito sa malaking island, itong kalagitnaan ng Pasay Harbor Corporation o Pasay Harbor City. Ayan mga kabayan. Andun sa mga kabayan, kalagitnaan yung dambuwalang barko sa likod itong dredging vessel mga kabayan. Yung orange na yan, may doon siya nagtatambak ngayon. Ito yung katabi ng mga kabayan, yung agabundok na buhangin. Doon siya nagtatambak ngayon. At sa... baka tuloy-tuloy na ito mga kabayan kasi nakapag-comply na daw yung kaya baka tuloy-tuloy na itong pagtatambak nila. At dito medyo natatakpat kasi diyan sa likod ng container eh, mga kabayan, container van may nagtatambak diyan oh. Ayan. Makita niyo medyo lang yung dulo lang kasi ng pagbagsakan ng buhangin. O dinadaluyan ng buhangin ang nakikita natin, natatanaw natin. Ayan mga kabayan, oh, makikita natin ay may nililipat na diyan sa gitna yung malalaking pipe. Dala-dala ng itong forklift. Medyo rin ha, matagal din na itong mga kabayan. Ewan ko lang kung may isang buwan na kulang-kulang isang buwan na nakatigil itong reclamation dito. Patuloy tayo nag-update at ngayon lang natsimpuan natin na mayroon na siyang mayroon ng nagtatambak dito. Dalawa rin yung barko dito pero parang paubos na yung isa mga kabayan. Kunti na lang yung yung andyan sa likod ng container van. Doon na lang mga kabayan sa kalagitnaan, medyo malayo dito pero tingnan natin, isum natin kung ayan. Ayun na lang at ayun ko lang kung may kalahati na rin yung na diskarga mga kabayan itong malaking barko. Yan siya nagtatambak ngayon, itong agabundok na buhangin. Matagal na natin na yan mga kabayan, nakatambay o na-standby yung buhangin na yan na hindi na ikalat. At mayroon tayong nakikita doon sa yung tinambak siguro yung nakarang araw yun mga kabayan nung umpisang magtambak. Yung Martes yata yun mga kabayan, yung karan na Linggo. O last week mga kabayan, yun yung tinambak. Kaya pa lang, hindi pa masyadong natuyo kaya hindi pa pumuputi. Ayan, at kung makikita nyo talagang na ngayon mga kabayan, isa-isa na lang gumagalaw itong mga back ko dito. O yan o, yan. Yan sila naka-standby mga kabayan o. Yan, matagal talaga nga naka-standby dyan mga kabayan. At doon naman mayroon ng doon sa bungad, bungad ng kalsada mga kabayan. Doon sa barracks na yung sumigla yung reclamation ngayon mga kabayan dahil tuloy yung trabaho nila. Kahit maraming may ayaw na marami rin may gusto kasi sa trabaho nila mga kabayan. Yung mga nagtatrabaho dyan, isipin nyo mga kabayan yung mga mga standby dito.
binigyan ng ano diyan nung nakaraan. Nakausap ko nga yung ano dito mga kabayan, dati natutulog lang dito eh. Na sila yung binigyan ng trabaho diyan, magtatahi ng ano itong mga geota textile, itong green mga kabayan. Kaya siguro pag mag-umpisa ng ano yan mga bayan, sigurado ang daming trabador na kailangan yan. Sipin nyo, tatlong isla yan mga bayan na malalaki. Pero ito yung pinakamalaki. Itong Pasaya Harbor City. Itong nasa harap natin. Itong pinakamalaki dito ngayon na ano. Kasi doon sa malapit sa Manila, Bewok Dolomite Beach ay wala pa naman tayo nakikita ng isla. Kasi sabi nila mayroon ano diyan, tatambakan din diyan na hindi ako nagkakamali yung sinabi nila 380 ata mga kabayan, ibig sabihin mas malaki pa dito sa ano Pasay Harbor City. Kasi ito 360 lang to mga kabayan, 360 hectares daw lang. Kaya mas malaki dun sa Manila Front Development Project sa tapat ng ano Manila Bewok Dolomite Beach. Siguro kung hindi na patigil ito mga kabayan ay ang dami nang nagawa nito. Ang dami, malawak na siguro itong ano, natambakan dito. Isipin nyo araw-araw sila halos araw-araw nagtatambak. Dati. Kaya napakabilis yung ano nila. Parang nag-overtime pa mga kabayan. Minsan nga alas 5 pa lang mga kabayan nag-umpisa na yun dati. Kaya napakabilis yung pagtatambak dati dito. Ganyan, kasinop yung mga Chinese pag nagtrabaho mga kabayan. Maaga pa lang ay nag-umpisa na sila. Kaya mabilis yung trabaho nila. Lalo itong mga ano nila mga kabayan, nalaki yung mga barko nila. Na nagtatambak. Ayan mga kabayan, ito na yung latest update dito sa Pasay Manila Bay Reclamation Project. At shout out nga pala sa lahat ng OFW, mga immigrant sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Hindi man kayo lahat mapangalanan mga kabayan, lahat kayong sumusuporta sa aking YouTube channel ay mega mega loud shout out sa inyong lahat. Sana ay lagi kayong ligtas sa araw-araw kasama yung mga pamilya. Sana lagay tayong gabayan ng pong may kapal. Shout out din kay Ate Lynn, kay Kuya Iyo, kay Kuya Rick sa aking misis, kay Kade Official, kay Mamaan, kay Dul Pabrito, kay Mr. Guapito. May gamit ko loud shout out sa inyong lahat. At pagpalain na ng Diyos at ingat kayo palagi. God bless us all. Bye.